pagkwentuhan at matuto sa mga natatanging reservist ng bayan. Dito sa Kartada 4 TV, barkada mo sa Timog Katagalugan. Ito ang ang Kawal Corner. Ngayong 2023. Abangan ang pinalakas pinarami at pinagandang mga programa dito lamang sa Kartada 4, ang barkada mo sa Timog Katagalugan.
ay umusbong ang lahing umaawit ng pag-asa. Musika'y pagkakaisa, kapit kamay kung humarana. Melodiyang sumasabay sa kumpas ng tadhana. Maestro ng lahat, koro ng pakikibaka. Di patitinag ka ninuman, ring likas puso'y buo. Kilala ang galing talino'y bakas na sa mundo. Salamin ang sariling wika, kulturang nabuo. Simbolo ng kagiting ang nakaipong sa bulsa mo. Ilang beses nang sinubok, ngunit mananatiling nakatindig. Dalay tiwala sa isa't isang pundasyon ay pananalig. Walang gera, uunos ang maaaring magpaluhod. Dahil tanging sa Diyos lamang susuko ng lugod. Subok na yaring lahi kahit noong piit pa man. Na kumawala sa pitan ng dayuhan. Gamit ay plume at punyal sa pagkalas ng rehas. Tatag ng dibdib ang kalasag na hindi masugat ng talas. Di patitinag kaninuman, yaring likas puso. Buo, kilala ang galing kaling ko'y bakas na sa mundo. Salamin ang sariling wika, kulturang nabuo. Simbolo ng kagitingan ang nakaipon sa bulsa mo. Ito ang bukod tanging yamang hindi mahuhukay. Pintig ng pusong Pilipinong siyang nagbibigay pumay. Mula sa sinilangang bayan ay kaus-pusong sasambitin. Pilipino ako sa isip, kaluluwa at damdamin. Di patitinag kaninuman, yaring likas puso'y buo. Kilala ang galing talino'y bakas na sa mundo. Salamin ang sariling wika, kulturang nabuo. Simbolo ng kagiting ang nakaipon sa bulsa mo. Yon! Magandang buhay sa ating lahat, sa lahat ng mga nanonood. Ito po ang LAANG. Kawal Corner. Nakakasama nyo naman po ang inyong lingkod, Barkadang Sir KD. Ito po ang Barkada 4 TV, Barkada mo sa Timog Katagalog. Yan, napakainit ngayon, no? Gano'n bang magandang pasyalan ngayon para mapawi yung ating mga init. Uy, malalim na rin ang Halloween break. Ay, ang ano? Ang Holy Week break. Para malayo na agad ng ano ko, ah. Malayo na agad ng kwentuhan at matuto sa mga. So, ang Holy Week natin magsimula ng Sunday. Dito, April 2, tapos na April 8, sa Timog Katagalugan.
Malapit na, malapit na. So, ayan, bago tayo magpunta sa Holy Week break, ngayong gabi, mga kakartada, makakasama natin ang isa sa pinaka tatanggap service mula sa probinsya ng Quezon. Siyempre, huwag na natin patagalin. Pinapakilala ko sa inyo, mga kakartada, Sergeant Jonas G. Pitero, Philippine Army Reserve. Yan, palakpakan natin. Yan, magandang gabi, Sergeant Jonas. Kumusta dyan sa Quezon? Yes, sir. Isang maganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa ating mga viewers dyan, ha? Nakatambay, ha? Uy, ang galing na itong kausap ko ngayon, ha? Talagang parang mapapalitan na yata ako ng ano. Mawawalan na ako ng trabaho. Sige nga, isa pa nga. Yes, isang maganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa ating mga viewers na nakatambay dito sa Kwartada 4, ha, nakikinig. Kaya, Sir KD, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, guys. Ay, mukhang parang wala na akong trabaho bukas, no? Ikaw na yata ang mga sa susunod, sa mga susunod na araw, pwede ka nang mag-host dito sa aming kakartada, no? Pero bago tayo pumunta dyan sa pinaka talent mo na yan, so pwede bang ipakilala mo muna yung sarili mo? Yes, I am Sergeant Jonas Gutierrez Pitero from 404 CDC at isang member po ng Reserve Force na nakabase po dito sa Quezon Province. Sa aming battalion commander, si Lieutenant Colonel Bulpa. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, sir. Alam, boss. Sir, walang boses. Yan! So, yan! So, mga kakartada, no, bago tayo magpatuloy. So, makikita nyo dito sa ilalim natin. Yung ating social media account. So, ayan, follow nyo na po dito sa ilalim ng aming screen yung Facebook page ng 4RCDG Rescom. Ayan, mag-subscribe po kayo dito sa aming YouTube channel. Diyan naman sa ilalim, sa bandang ilalim ng picture or yung video ni Sergeant Jonas, yung aming Instagram and Twitter account at 4RCDG underscore RCPA. So mag-follow, mag-subscribe at mag-share na po tayo, mga kakartada. Yan. So Sergeant Jonas, ano ba pinagkakaabalahan natin ngayon? Ano yung natapos natin? Nung ikaw ay nag-aaral ng college. So yun, sir, nag-graduate po ako ng Bachelor Industrial Major in Computer, sir. So after noon, nag-work ka? Yes, sir, nagtrabaho po ako sa isang private company. Diyan din sa Quezon or nag-Manila? Quezon Province lang din, sir. Ah, Quezon Province. So, ano yung work natin doon? Nagamit mo ba yung pagiging ano mo doon? Pagiging ROTC cadet officer mo doon? Yes, sir. Nagamit ko yung pagiging cadet officer doon as yung leadership, sir. Kasi nag-handle ako, sir, ng mga tao, sir. Ayan. Para sa kalaman ng ating mga manonood,
no, si Sergeant Jonas ay graduate ng Advanced ROTC program. So, pwede mo bang ipaliwanag sa amin, Sergeant Jonas, ano ba itong Advanced ROTC program? At anong pinagkaiba nito dun sa basic ROTC? Sa lahat po ng manunod, ang advanced officer po ay advanced sa basic. Kasi po ang advanced officer ay magta-training po siya ng MS 31, 32, which is itong sa amin camp training, sir, na inaabot ng almost 30 days. Tapos ang pagkatapos mo mag-advance, mag 31, 32, eh, mag-take ka ng 41, 42 na inaabot naman siya ng 15 days. Then, ang malaking bagay ito sa isang estudyante kasi meron ka dito nga matatanggap ng mga allowance kapag nag-undergo ka nito. And magiging advanced ka talaga dun sa mga knowledge ng advanced officer at mag-handle kasi kayo ng ano ng mga estudyante na mga incoming first year. Kung ibig sabihin ano pa lang nag-aaral ka pa lang ng college, kasamahan mo yung iyong mga ano, yung iyong mga kasamahan sa ROTC. So meron ka na agad chance, or ikaw agad yung namumuno sa kanila kasi nga tinetrain ka na in advance, tama ba? Yes sir, yes sir. Mm-hmm. So bukod dyan, marami kang natutunan sa pagiging advanced ROTC. Ano ba yung pinaka-memorable experiences na ma-share mo sa amin na napagdaanan mo dyan sa school mo, na which is Southern Luzon State University Lucena? Yes sir. Yung ano sir, yung from to civilian ay papasok ka sa military, sir. Sobrang hirap mag-adjust, sir, pero pag willing ka talaga, willing ka na gawin yun, sir, malalampasan mo yun talagang. Medyo mahirap sa una, pero pag tumagal magiging madali na rin. Saka meron kang magiging mga kabady, hindi ka naman nag-iisa dito pagka nag-join ka ng Advanced ROTC, di ba? Yes sir, yes sir. Oo, ang maganda pa dito, pagka nag-join ka ng Advanced ROTC program, so meron niyang nakukuha na allowance na 150 pesos per training day. Di ba? Tapos bukod pa dyan, pwede ka bang mabigyan ng cash incentives mula sa Philippine Army amounting to 12,000 pesos per semester, basta pasado yung grade mo dun sa qualification na hinihingi ni Philippine Army. Tapos kung mataas talaga yung grade mo, eh pwede ka pang mabigyan ng scholarship grant ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, o yung tinatawag natin na CSAP scholarship, na nagkakahalaga lang naman ng 50,000 pesos. Isang beses mo ito matatanggap pag mataas talaga yung grade mo, pag ikaw yung napili, kasi mag ano yan, pipiliin yan sa buong Pilipinas, no? So yan, meron na tayong ano grantee dito, no, na support RCDG, mga kasama natin dito sa Rizal province, saka dito sa Batangas province, no? Yan, mga nakakuha yan ng ano CSAP scholarship, so nakatanggap sila ng 50,000 pesos. So ibig sabihin, yung sinasabi mo kanina na nag-training ka sa Cavite ng RSCT na 14 days plus MS 31 32 Advanced ROTC Academic Phase Training Arap 31 32 sa Cavite rin to. So ano yung pinaka-memorable experiences mo dito? Pero yung ano reception, sir, ang hindi natin makakalimutan. Kainan? Kainan ba tong reception na to? Sir? Kainan ba tong reception na to? Oo, sir, kainan. Talagang, pero magasuka ka din talaga pagkatapos.
I remember kasi ito si Sergeant Jonas, mga kakartada. Naging estudyante ko to ng ano, ng RCT Arab sa Tanza, Cavite. I was their ano, their admin and CEO. So, before the start of training, napakadami niya nilang ano. So, lahat kasi yan, buong Calabar Zone, tapos yung Mindoro Oriental, saka Mindoro Occidental, Marino Duque, tapos ano pa ba? Yung mga yan, nagpunta dun sa ano, sa Cavite, so consolidation yan. So, ibig sabihin, napakaraming mga advanced ROTC cadets yan. So, ang dami nilang mga baon, bago magsimula yung training, bago sila ipasok dun sa ano, dun sa doon sa kanilang billeting. So, ito yung pinakamatandaan ko. In-inspect namin yung kanilang ano, yung kanilang mga gamit, at ang dami namin nakuha ng mga hello, yung mga honey, mga mani na na-confiscate namin, tapos inilagay lang namin sa isang lalagyan. So, ayan, hindi kasi pwedeng na marami kayong mga boodles dun sa lobe, di ba? Yes, sir. Ano yung pinaka-memorable experiences mo, yung mga natutunan mo dito sa RSCT and Arab mo na tumagal ng 28 days? Oh, sir, yung mga discipline din, sir, tapos yung paano kumilos na mabilis from civilian to military, sir, na bago yung mindset na namin, sir. Mm. Tapos right after nung RSCT mo, ibig sabihin, second class ka na pagdating mo dun sa school, di ba? So ano naman yung mga challenges na kinaharap mo bilang ikaw na yung namumuno dun sa ROTC? Medyo malaki din, sir, kasi kami na yung nag-handle halos nung mga estudyante. Kasi that time, sir, ang first class namin, sir, ano lang, isa. Mm-hmm. Sir, kaya as in talagang gamit na gamit kaming second class, sir, that time. Kaya sobrang hirap nung naging ano namin. Pero yun nga, sir, sa guide din ng CDC, so na-accomplish naman namin yun, sir. Marami kang natutunan dyan. So ilan ba yung mga naging estudyante nyo? Nung time namin, sir, almost 500 yun, sir, kasi yung bugs so ng estudyante. Tapos ilan lang kayo na ano, na cadet officers? Bali, isang first class, sir, that time, and anim kaming second class, sir. Anim, so kayong pito sa tulong ng mga training staff ninyo, yung mga GMA, saka instructors, yung commandant ninyo, plus isa guidance ng community defense center, saka regional community defense group, na pagtagumpayan nyo yung training ng ROTC. So, kasi bago naman kayo isa lang dyan, itinrain naman kayo, di ba? Yes, sir. Mm-hmm. So, ano pa yung mga ginagawa ni Jonas ngayon? Sa personal, sir, ay nagpa-vlog ako, sir. YouTube, TikTok, oy, Facebook. Oy, promote natin yung YouTube natin dyan. Subscribe na tayo. Yun, sir. Sa YouTube, sir, Jonas Fitz Official, sir, ang TikTok, ang YouTube channel ko, sir. And sa Facebook page naman na Jonas TV, sir. Oh, yan. So, i-shoutout natin tong ating mga nanonood ngayon, no. So, shoutout muna. Good evening, sir. Shoutout po from watching from SLSU Katanawan ROTC Unit, si Denver Cabral Aheda. Yan, mag-subscribe na kayo sa YouTube ni Sergeant Jonas. So, shoutout po PUP Molanay ROTC Unit. Sabi ni Gladys Luis Shaga, si Mary Joy Inso Arsenal, nanonood din. Good evening po, sir, from PUP Molanay ROTC Unit. Yan, pa-shoutout po from 404 CDC. Sabi ni Daniel Nonon Tapalya, may ipapa-shoutout ka pa ba dyan, Jonas? Ay, halimbawa, ito, may mga nanonood sa atin na ganyan. I-shoutout mo sila.
gamit yung talent mo ba? Yung pag-DJ mo? Yan ha, shoutout kay Mary Joy Enzo. Yan ha, shoutout sa'yo and kay Daniel Nunan Tapalia ng 404. Shoutout sa'yo dyan, guys, na nanonood sa amin ngayong gabi. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Siyempre, mas magandang lalaki pa rin kami sa inyo. Yun! Ganyan naman talaga dapat. Nakita nyo yung mga sumasayaw sa likod namin. Huwag nyo pinapapansin yan. Ba't may sumasayaw dito? Ba't ba kayo pasok dito sa studio namin, ha? Nakikinig kami. Ha? Nakikinig. Oo, kasi gusto ko daw lang makita dito sa loob ng studio. Ngayon lang ba kayo nakakita ng nagla-live dito, ha? Ay, Jonas, pakilala mo nga ako. Kunwari, ako na yung ano. Ako yung guest mo, kunwari. Papakilala mo ako ngayon. Kasi ang galing nung pag-ano mo eh. Pag-DJ mo eh. So, yun. Yes, nandito na ang inyong makakasama ngayong araw si Sir KD ng Kartada 4. Yan. So, pwede ka na talaga mag-host dito, no? Ang lalaki nga pwedeng titigan, pwedeng hawakan, pero hindi pwedeng tikman, guys. I-shoutout mo daw si PFC Valdez. Nandito siya ngayon sa tabi ko eh. Gusto niya ipakilala mo daw siya. Ito siya, si PFC Valdez. Yan. Shoutout ko muna sa mga manonood. Ang shoutout kay Ma'am Valdez, ang babaeng pinakamaganda ng 4th RC DJ. Shoutout po sa inyo, ma'am. Isang magandang gabi po. Hayop naman. Ay! Sorry. Hanip naman sa pambabola. Grabe naman yung Jonas. Naman. Kinikilig naman yung aking mga kasama dito sa studio na si PFC Valdez, no? So, pwede bang matanong, Jonas, paano ka ba nagsimula sa pagiging isang reservist? O ano yung mga motivation mo o inspiration mo sa pagsali sa Reserve Force? Bali, sir, kasi nung cadet officer ako, sir, na-train kami, sir, nung mga Reserve Force natin ng mga rescue and yung mga ginagawa nila, sir. So, doon ako na-antig, sir, na nakakatulong pala to, sir. Malaking tulong to sa mga mamamayan at sa mga kababayan natin na nangangailangan, sir. So, lalo na, sir, pag oras na nga pandemic, calamity, malaking bagay, sir. Malaking na itutulong ng ating Reserve Force, sir. Kailan ka nagsimulang maglingkod sa Reserve Force, or kailan mo naramdaman na parang kailangan yung ano ko ngayon eh, parang kailangan yung service ko ng mga kababayan ko? Nag-start to, sir, nung palagi ako nandito sa 404 CDC, nung second class ako, sir, at nag-aaral. So dito na ako tumira, sir, noon, mula third year college, sir, nandito na ako nakatira sa CDC, sir. So ikaw ay nag-volunteer ka sa mga checkpoints noong kasagsaga ng COVID-19 pandemic, nung pagputok ng COVID-19 pandemic. Bakit mo naisipan to sa sobrang lahat, limited lahat ng galaw ng mga tao? Sobrang hirap lumabas. Ngayon, ikaw pa. Ito kasi yung virus na hindi natin nakikita, di ba? Naisip mo pa na ikaw yung mismo maging frontliner. Ba't mo naisip to? Hindi ka ba natakot? Mga ganyan. Siyempre, sir, may takot din, sir. Pero alam mo yung willing mo, sir, pag-serve sa sa kapwa mo Pilipino, sir. Napakalaki nun, sir. Tsaka napakasarap, sir, marinig doon sa mga kapwa mo Pilipino na salamat kasi nandyan kayo. Yung, alam mo yun, sir, yung willingness mo as Reserve Force na magsilbi sa bayan. Nandun, sir, sa puso natin,
din, sir. Correct, no? Tapos dito sa pagiging isang reserve, wala pa tayong nakukuha na ano, na monetary, or I mean volunteer lang tayo dito, talagang ibinibigay lang natin yung ating time, yung ating service para makatulong doon sa mga kababayan natin na nangangailangan. Kasi that time during the pandemic, na sabi ko nga kanina, limited lang yung galaw ng mga tao. Doon natin naisipan na talagang bakit hindi ako mag-volunteer. So kailangan ng mga kababayan ko yung service ko. So ayan, nag-volunteer ka, nag-join ka, or nag-post ka sa checkpoint? Yes, sir. Saang checkpoint ka nag-post? Noong una, sir, unang first week, sir, sa boundary ng Laguna at Quezon. Dito sa... Chaong, sir. Chaong! So, kasama mo ba dito yung mga, ano, yung mga reservists natin from 403rd Laguna Red Reserve? Infantry Battalion, kasi I believe meron ding mga naka-post dyan, yes, na oo, na from 403rd RRBN, kasi nandyan din yung mga kasamahan ko. So dito kayo sa kabilang side ng yung mga kasamahan namin dito sa Laguna, nandito sa bandang side ng Laguna, tapos kayo dito sa kabilang side ng boundary ng Quezon, no? So talagang binabantayan nyo yung, paano ba yung pagbabantay nyo that time? Tinitingnan nyo ba isa-isa yung temperature? Paano yung hindi pa kayo natatakot na baka mawaan kayo ng virus? Oh, sir, sobrang hirap nung naging trabaho ng mga kasama natin dun, sir, kasi yung pati release, sir, pati ilog, binabantayan, kasi yun yung nagiging way nila para makatawid, sir. Mm-hmm. Sa yung palagay ba, sa yung pananaw ba, gaano ba kahalaga yung pagsali sa reserve force? For me, sir, napakalaking bagay para sa akin, sir. Kasi napakarami rin benefits, sir, na nakukuha. Within, at priority talaga yung makatulong ka sa kapwa at sa bayan, sir. Mm-hmm. Diyan na ano yung ating pagkamakabayan, yung volunteerism talaga, lumalabas talaga yung pagmamahal natin sa bawat isa, pagmamahal natin sa bayan, di ba? So ano pa yung mga aktibidad na isinasagawa nyo dyan sa RRBN nyo, or yung ating Red Reserve Force? Nagkakaroon kayo ng mga tree planting, bloodletting, so nag-join ka sa pag-rescue during calamities, sa mga typhoons, yan. Yes, sir. Mm-hmm. Sa gitna ba ng pandemya, ano sa palagay mo ang mga hamon ng pagiging isang reservist? Malaki, sir, kasi yun nga, bukod sa hindi natin nakikita yung COVID, sir, siyempre nandyan din yung hindi naman natin mapipilis yung lahat ng tao. Meron talaga at meron magagalit sa natin, kahit paliwanag natin na ine-implement lang natin yung batas, sir. Sobrang dami din dinakakaunawa at kailangan natin talagang unawain sila at habaan yung pasyensya kahit kung ano-ano yung sinasabi sa atin. Always humble tayo and kalmado lang. Yan, hindi naman talaga kasi batas, diba? So, meron ka bang mga mensahe sa mga kapwa mo reservists, sa mga kabataan ngayon, at sa mga gustong maging kabahagi ng reserve force? Yun, sa mga kabataan ngayon, na kung wala naman kayo masyadong pinagkakaabalahan, and kung gusto nyo talagang mabuo yung pagkatao nyo, sumali kayo sa reserve forces, at sigurado nga hindi kayo magsisisi. Napakalaking bagay nito bilang isang kabataan ngayon, na alam naman natin, sir, na ang dami ng kabataan na naaaliw sa mga social media, kung saan-saan hanggang sa maligaw ang landa, sir. Mm-hmm. Kaya sana mag-join kayo, kasi ang dami ng mga way para makapasok na armed forces, reserve forces. So yun, sir. So mainit yung usapin ngayon regarding do sa pagpapatupad ng mandatory ROTC. So ano yung masasabi mo tungkol dito? So yan nga, sir, doon sa mga ayaw at sa mga taong tumututol dito, sana tingnan niyo po yung ano, kung ano po yung goal ng mandatory ROTC. Pag-aralan niyo din po, at huwag po tayong maniwala doon sa mga naririnig natin.
tingnan po muna natin at sa mga magulang po na natatakot na na papasukin yung mga anak nila sa ROTC. Ako po ay isang patunay na buhay na napakaganda ng ROTC. Hanggang ngayon po ay patuloy po sinusuportahan yan. Kaya sa mga magulang, nawa po ay papasukin nyo po at nang hindi po maligaw ng landas ang inyong mga anak. Kasi po sa mga university, sir, nandyan ang dalawang way, isang matuwid at isang makilo. Depende na lang sa'yo kung saan ka papasok as estudyante. Correct. So, depende kung paano ka marirecruit. Yes, sir. Marirecruit ka ba ng mabuti? Or marirecruit ka ng mga nagtatrabaho sa or yung mga makakaliwang grupo? Diba? So kailangan maging vigilant yung mga kabataan natin ngayon. Kilalanin kung sino yung mga papasukan natin ng mga organization, lalong-lalo na yung mga nasa school. Tingnan natin, background check natin bago tayo mag-join sa mga ROTC ay sa ating mga organization. Pwede kayong mamili ng ROTC, pwedeng maraming mga organization dyan na nililinlang lang kayo. Kasi dyan nagsisimula yung panlilinlang, yung pag-recruit dun sa mga kabataan natin ngayon na mag-join dun sa grupo nila, para kasi sasabihin nila ito yung tama, ito yung dapat natin gawin. Pero at the end, dadalhin ka sa bundok, makikipaglaban kayo. Diba? So kailangan maging vigilant po yung ating mga kabataan, maging masusi, no? So Jonas, may gusto ka ba bang pasalamatan sa puntong ito? Yes, sir, nagpapasalamat po ako sa lahat ng member ng 443 Reserve Infantry Battalion. Yes, sa pangunguna po yan ni Lieutenant Colonel Rolando Bulpa, ang aming snapping battalion commander, at sa lahat po ng mga officer ng 404 Reserve Infantry. Sa aming director, sir, nagpapasalamat din po ako kay Sir Lieutenant Colonel Marvin Iglesias, at kaya XO, kaya Lieutenant, Second Lieutenant Joseph Mangkoy. So yun, kay Sir. Yan! So, shout out po kay Lieutenant Colonel Marvin Iglesias. So, lagi po yung nanonood dito sa Kartada 4. Siyempre, ang very snappy din na executive officer dyan sa 404 Community Defense Center na si Second Lieutenant Joseph Mangkoy. Sir, sana sa susunod, join ka na dito sa aking interview, no? At tayong dalawa yung magtatanong dito sa ating mga guests. Yan, so syempre, shoutout natin yung mga nanonood natin ngayon ng mga kakartada. So, nandyan po si Janela Joy Flavier, sabi niya, good evening po from PUP Lopez ROTC Unit. Shoutout, Lodi, sabi ni PFC Jaja Valdez. Yes, yan, nandito na sa katabi ko, nagpapa-shoutout pa. Para may gustong i-shoutout. Shoutout to na iba. So ayan, shoutout. Good evening po from 404 CDC. Ayan, at tinatagdag na tayo ng mga maraming heart reactions. Pero mas gusto ko sana kung magsesend dyan ng stars. Ganun lang. Pagka naman. Yun, no? Oh, ayan, no? So follow lang po sa ating mga social media accounts. Watching live right now sa 201st Kabalikat Brigade, Camp General Alfredo M. Santos, Barangay Rizal, Ilaya, Kalawag, Quezon Province, under the command of Colonel Erwin A. Alea, MNSA Philippine Army. Thank you po, sir. Sabi ni Jericho Oberos. Thank you, sir, sa panonood po. Lagi po sana kayo manood dito sa Kartada 4 TV. Good evening po from PUP Lopez ROTC Unit.
Yan, ang daming nanonood ng mga kadete natin. Good evening po. From 404 CDC, PUP Lopez ROTC Unit, sabi ni Cherry Mosgeda, nanonood din si Aid, si Freddy Cleo. Okay, yan, nandiyan pala si Master, no? So, ayan, good evening po from PUP Lopez. ROTC Unit, sabi ni Shannon Joy Sanyo Labrador. Pa-shoutout po sa aming tactical NCO instructor. Sino to? Nawala. Hala, iba na lang. Good evening, sir. Shoutout po. Watching from SLSU Katanawan ROTC Unit, sabi ni Denver Cabral Adea. So, yan. Shoutout po, PUP Mulanay, sabi ni Gladys Luis Siaga. Yan, ang dami pang nanonood sa atin. Hindi tayo naubusan ng shoutout. Baka hanggang mamaya. Sergeant Jonas, shoutout na lang tayo ng shoutout dito, no? Shoutout po sa Kabsu Imus ROTC 402, sabi ni April Boy Gumapas Rivera. Shoutout po sa mga taga TCC ROTC Unit for OFIP Rizal CDC. Shoutout po mga, ano yung TCC pala? O yan, sabi ni Nairisan Nieve. So sana yung ano, TCC. Hindi ko familiar dyan sa Rizal. Good eve, Sergeant. Nice one. Sabi ni Renante Morales. May gusto ko ba bang shoutout dyan, Sergeant Pitts? Yes. Shoutout sa lahat ng member ng kabataan. May pakialam sa bayan, kapwa at kalikasan. Guys, kamusta kayo dyan? And ingat-ingat palagi. Yan lang, sir. Yan, good evening po, sir, from Allinster College ROTC Unit, sabi ni Jimwell, Austria. Nanonood din sa atin si Jovelin Lucito. Good evening po, from 404 CTC. SLSU Lukban ROTC Unit. Nanonood din sa atin ang ating kakartadang si Nico de la Cruz Ongriano. Good evening from SLSU Alabat ROTC Unit. Shout out po sa aming tactical NCO instructor sa SLSU Katanawan ROTC Affiliated Unit, sabi ni Laika Ablaneda. Siyempre, i-shout out din natin ang nanonood ngayon na ating group commander, si Colonel Ramil Villanoyo, Infantry General Staff Corps Philippine Army, dahil siya yung nagbigay daan sa ating mga reservists para maikwento yung ating mga natutunan at ibang mga reservists na mag-join dito sa ating reserve force, mag-join sa ROTC dahil po sa programa na katulad ng Kartada 4TV. Yan, maraming salamat po ulit sa ating panonood. Ito po ang inyong kakartada, Kartadang Sir KD. Maraming salamat, Sergeant Jonas. At may naghihintay po na susunod. Tuwang-tuwa na po siya kasi programa na daw po niya yung susunod. Siya naman daw ang mag officeira dito. Iko-convert na namin itong aming studios office. So maraming salamat, Sergeant Pitero, saka sa pamunuan ng 404 Community Defense Center. Sana bukas meron po ulit kayong entry para meron po ulit tayo mai-share na experiences dito sa Kartada 4TV. Muli po, ito po ang LAANG Kawal Corner. At ito ang halina't makipagkwentuhan at mag-reservice. Halina't makipagkwentuhan at matuto sa mga natatanging reservice ng bayan. Dito sa Kartada 4TV, barkada mo!
sa Timog Katagalugan. Ito ang Laang Kawal Corner.